Mga ka-taxpayer kong mahal, peace and happiness be with you for life. So mag-lecture lang ako ng konti. Ginaganahan ako mag-lecture. So pag-usapan natin yung tungkol sa, sir, ano ba yung mabisa? Ah, mabisa, ibig sabihin, kung meron kang sakit, pag ininom mo to, mawawala yung sakit mo. Ganon din ang ibinibigay kasi ng notice of discrepancy. Ayan, yung notice of discrepancy, nagbibigay ng sakit. So, siyempre, kailangan mo ng mabisang gamot laban sa sakit. So, gumawa ako ng isang mabisang gamot at gusto ko lang i-discuss sa inyo ang kanyang effectiveness. Okay? So, pag gumagawa ako ng reply o objection sa NOD o yung notice of discrepancy. Ayan. Ito po yung format ko. Ayan. Ito yung format. Okay? I-explain ko lang isa-isa sa inyo yung content. Dito po sa, ang tawag ko kasi dito, itong tatlong to, heading. Okay. So, ang heading may tatlong component. Your registered name, your BIR place of business, registered dyan sa BIR at yung TIN nyo. Very important yan, mga bossing ko. Yung BIR registered name ninyo para hindi ho magkamali yung BIR sa pag-a-address ho sa inyo. Kasi pag nagkamali siya ng pangalan mo, edi hindi ikaw yon. So, very important yung unang situation. Itong unang situation na to, dapat yan, merong sa body ng letter mo, sa body, body nitong tawag ko rito ay Request for Immediate Resolution, RIR. Sa body niyan, meron ine-explain ka ano gamit nito sa BIR, itong particular na to. Or, meron ho tayong ginawang mga template. Ayan. Doon pa lang sa template, ang tawag ko, dalawa ho kasi yung ano eh, pwede natin gawin eh. Pwede tayong cure or pwede tayong prevention. Ayan. Okay. Katulad ng sinabi ko sa inyo, yung notice for informal conference, nagke-create ho ng sakit. So, pag may sakit ka, ang kailangan mo gamot o isang doktor na magsasabi sa iyo kung ano yung gamot na kailangan mong inumin. Cure ho yun. So, meron hong another way para hindi tayo magkasakit. Ang tawag ho dun, prevention. Kaya yung mga tao, tulad ko, miinom ako ng vitamins to prevent anuman yung disease na pwedeng i-prevent ng vitamins na yun. So, may mga ginawa ho tayong templates na magpe-prevent na mag-create ho ng disease. Kasi ang BIR, ang kine-create ho, disease eh. Sabi eh, nag-create ng disease yan. Ano disease? Sleepless nights, unbearable stress, masakit yung batok mo, yung balikat mo, sakit ang ulo mo, nanlalabo mata mo. Yan yung mga signal na meron kayong stress sa BIR eh. So, para maiwasan ho natin yun, may mga prevention templates ho tayong ginawa at available ho yan sa ating websites. EmelinoTMaestro.com at saka sa kataxpayer.com. So, balik ho ako dito. Dun pa lang ho sa heading, meron na ho kayong panalo. So, ang panalo nyo ho rito sa heading, dapat ho yung pangalan nyo correct at sasabihin nyo sa BIR, pag in-address mo ako, dyan mo ako i-address. Tapos, i-address, Emelino T. Maestro, do? Para Emelino T. Maestro yan. Di ba? Hindi pwedeng ilagay mo dyan, Emelio. Hindi si Emelio at saka si Emelino, magkaiba yun eh. Okay? Tapos, yung address, very important din. Ayan, yung address dyan. So, ito ho yung dapat ninyong i-identify. Saan kayo padadala ng letter? Saan kayo bibisitahin? So, sa heading pa lang, panalo na ho tayo, sir. Kasi kung bibisitahin kayo ng BIR sa ibang lugar, di mali ho. Hindi, kasi sasabihin ng BIR, pag wala kayong sinabing, ito address ko, pupuntahan kayo niya kahit saan. So, inaalis natin yung kanilang discretionary power kung saan nila gustong pumunta at ipareceive yung mga letters na nagbibigay sa inyo ng problem.
Okay, wala pa namang letter ang binigay ng BIR na hindi nagbigay ng problem eh. Puro problema eh. And of course, yung TIN, of course. Yan. Na next, yung susunod na line, ito. Gusto kong i-emphasize o i-display na ang request for immediate resolution ay isa hong karapatan ng bawat tao, whether government employee ka or private individual ka or non-individual katulad ng corporation, partnerships, at saka mga joint ventures. Ang request for immediate resolution ay isa hong constitutional right ng bawat tao. Okay? Nakasulat ho dyan na kailangan magkaroon ng speedy resolution sa, nakasulat sa constitution natin. Doon ho sa issue na nakasulat ho dito sa inyong RIR. Ayan. So, yun ho yung kinocover nito. Ayan. So, dapat ho sa bawat protest ho ninyo o letter ninyo sa BIR, mayroon hong request for immediate resolution. Yan ho yung aking nire-request sa inyo. At kasunod ho nun, meron ho siyang parang sinasabi, apelido. Ayan. Ang apelido niya, ito. Buburahin ko lang ho ito kasi napadami na. Ayan. Ito ho. Ito ho yung pinaka-apelido niya. Referring to sa ano ho yung inyong concern. Ayan. NOD, objection. So, dito niya ilalagay yung inyong purpose o yung pinaka-title ng letter ho ninyo. Then, sa banda hong ibaba ho niyan, yung pong kanino nyo ito pinatutungkol. So, dalawang klase ng tao ho yung pinatutungkulan ninyo. Number one, yung institution, BIR. And number two, to whom it may concern. Para hindi mawala ho yung dokumento nyo, kahit hindi nyo kilala yung tao na papupuntahan nyo, to whom it may concern. Isa hong batas kasi ang to whom it may concern. At kung sino man na makatanggap niya na hindi naman kanya yon, nire-require siya ng Republic Act 6713 na ibigay niya yan sa appropriate office ng BIR or appropriate or proper person na involved sa NOD ho ninyo. So, yan lang muna ho, yung part 1 nung lecture ko about NOD. So, susunod na lecture ko ho about NOD, I will discuss naman ho itong tatlong bagay na to. Okay? Number 1, yung date prepared. Number 2, for the urgent response. And number 3, revenue officers involved. So, Ma'am Lovely, Ma'am Guia, meron ba tayong mga questions for today? Yes po, sir. Bali, for the first question po, galing kay Sir Melchor. Hi, Sir ETM. Legal po ba ang mission order without LOA? Kung may LOA po, issued ng 2020, pero ang ginamit ng BIR sa assessment is 2019 mission order without LOA, fair po ba yun sa taxpayer? Hinukay po ang 2017 at pati ang POS reading during 2019 mission order conducted. Actually, sir, ganito kasi yung situation mo. Drawing ko. Total lang, dito na tayo. Yung mission order, ang gamit niyan para i-justify yung pag-i-issue ng LOA. Ayan. So, mauuna yung mission order. Ngayon, kung yung mission order ginamit para mag-issue na sa'yo ng assessment notice o kahit anong klaseng assessment, edi void. So, yun yung una na tanong mo. Pwede ba yung mission order gamitin para mag-issue ng assessment notice o hukayin yung iyong mga past transactions? Hindi po. Kasi ang mission order, nakasulat lang doon kung ano yung pwede nilang gawin. Apat lang naman ang nakasulat doon na items na pinagagawa sa kanila. Sa banda ng baba ng mission order, nandoon din kung anong date yung kanilang i-verify.
Usually yan, 15 days lang yan. So, ano magagawa nila sa 15 days? Wala. Eh, nakasulat ba dyan 2017? Hindi. Ang mission order, tinitingnan, actually, observation lang naman yan eh. Saka evaluation ng existing, ano mo eh, business transactions at saka yung iyong compliance eh. So, hindi siya pwedeng pumunta sa prior years. Ang pwede lang gumawa nung prior years investigation, yun lang merong letter of authority. So, ang sagot ko ngayon, hindi pwedeng gamitin yung mission order mo para mag-audit ng 2017. So, yung LOA mo naman, eh, pwedeng gamitin yan kung anong period yung kanyang ino-audit. For example, 2017. Pero kung in-issue lang yung LOA mo ngayong araw na to, eh, devoid na yung LOA mo. Kasi, yung ino-audit sa'yo, eh, prescribed na o expired na yung date. So, yung answer ko kay Melchor. Another question. Next question po, galing kay Miss Marisa. Mm-hmm. Kapag ba bibili ng second-hand na printer sa tao lang at hindi sa store, pwedeng allowable expense sa corp? Walang resibo, if ever, papapirmahan lang ng cash voucher. Ganito yan, Marisa. Nasa Revenue Regulation V-1, para yung cash voucher mo ay maging valid evidence or adequate record ang banggit dun sa Section 34, kailangan niya nakarehistro sa BIR. So, ang suggestion ko, ipartner mo yan with ano, cheque. So, hindi na siya magiging cash voucher, kung di magiging check voucher na siya. Kasi ang check is a valid document sa disbursement ng cash. Kasi yan ay merong documentary stamp tax. So, partneran mo lang yung iyong DST, ay yung DST, yung iyong cheque ng cash voucher mo with the specific details na makikita rin sa invoice o sa official receipt. Kunan mo na rin ng picture yung iyong biniling printer at itouch mo sa voucher mo. Then, magiging valid yan, ma'am. Okay, sasabihin lang kasi ng BIR, yung cash voucher mo yan, gawa-gawa mo lang yan. Niloko mo lang kami. So, may problem. Another question. Next question po, galing kay Sir Lionel. Sir, kailangan ho bang ipa-register sa BIR kahit extension office lang? Walang warehouse, talagang office lang. Parang liaison office lang. Naka-receive kasi kami ng first notice na tax map, sabi violation code A1 daw. Tiningnan ko sa RMO 9-2006, failure to register ang A1. Kailangan po ba talaga magkaroon ng separate team? Yung head office nasa Bukidnon while yung liaison office nasa Cagayan de Oro. Kailangan magkaroon ka talaga ng ano, registration dyan sa Cagayan de Oro. Kasi yung sabi ng batas, facility. Alam mo, bossing, ang pag hindi ka nagpa-register dyan, kasuhan ka ng tax evasion dahil hindi ka nagbayad ng annual registration fee. Ang annual registration fee kasi, isang tax type yan. So, kung hindi ka nagbayad, ang binayaran mo lang, Cagayan de Oro, ibig sabihin, 50% yung hindi mo binayarang tax. Eh, ang requirement ng batas para kasuhan ka ng tax evasion ay 30% lang. So, over and above ka na dun sa requirement ng batas. So, pwedeng ipurso ng ano yan. Ang tawag kasi ng batas dyan eh, illegal or unlawful pursuit of business. Ayan. So, yun yung masasabi ko dyan. Next question po, galing kay Miss Mary Ann. Hi, sir. I am glad I found your YouTube channel. Regarding po ito sa estate tax amnesty, ito po ang scenario. The estate or the decedent died in 2011. Merong heirs sa first husband, yung iba po nasa abroad, yung iba nasa Pilipinas. Meron ding heirs sa second husband, yung iba nasa abroad, yung iba din nasa Pilipinas. Surviving spouse has no intention yet to sell the property. Can we proceed kahit hindi po lahat ng heirs ay pipirma, lalo na po yung nasa abroad? What is the consequence if only one heir sa first spouse and one heir sa second spouse ang makakapirma sa pag-process ng amnesty? Pwede naman yung
yung tawag nito, yung mga anak na wala sa abroad, nasa abroad, mag-execute sila ng ano, ng special power of attorney na naka-apostil. Yun lang naman yun. Saglit lang kumuha nun, ma'am. Isang araw lang yun. Pupunta lang sila sa konsular ng Pilipinas. Mag-execute sila ng special power of attorney. Kung hindi kayo marunong gumawa ng special power of attorney, kopyahin nyo na lang. Nasa internet niya, ni Google nyo na lang. Dalhin nyo lang sa, ano, sa consular office niya. Tapos kahit na hindi nyo napadala rito yung original, pascan na lang at i-email sa inyo. Okay? Kasi isa sa requirement ng BIR yan. At saka kung hindi natin sila papipirmahin because of nasa abroad sila, eh hindi ho reason yun para itawag nito, i-deprive natin sila ng kanilang right. Kasi ang pinag-uusapan natin dito, right sa kanilang inheritance. Ngayon, i-avail nyo na ho yan kasi wala pang kasiguruhan kung ma-extend yung tax amnesty. Hanggang June 14, 2021 na lang ho yan. So, might as well kunin nyo na ho yung mga requirements na yon. So, kung hindi nyo makukuha hanggang today, pwede pa naman kayo mag-file ng amnesty, bayaran ninyo. Kaya lang, kailangan kasi yung mga requirements makarating sa BIR before June 14 para ho ma-process. Okay? So, imbitahan nga pala natin si Lynn para i-discuss sa atin yung mga naging success story niya, paano mag-process ng mga tax declaration, mga OTC, OCT, original certificate of title. Magkakaroon tayo ng lecture niyan, libre, at si Lynn ang ating magiging guest speaker. At bago akong total pinag-uusapan yan, meron lang ako sa inyong ipakikita. Andi dito kasi si Angeline. Angeline, ito napaka, na-discover ko lang uli ito kahapon. So, galing ako sa Cavite. Okay. Dito ako tumitingin. Si Aline nandi dito rin. So may mga property rito na binebenta. So pag makinig ka, Angeline. Ito mga property na to. May pangalan ng tao rito katulad nito. Si Pabulo sa LM. So pwede mo naman siyang tingnan. So pag tiningnan mong ganun, makikita mo view profile. So, ayan yung profile niya. Nagbebenta siya. So, maaaring itong si Pabulosa ay isang ahente. So, ito na-discover ko. So, nag-inquire ako. Ahente ho kami. May binebenta kami. O, sige ka. Tingnan ko yung binebenta mo. So, pinuntahan ko. Nung pagpunta ko, ay, hindi ko gusto. Meron ka pa bang mga binebenta? Saan ka tutak? Ang katutak yung binebenta. At yung binebenta nila is may mga problema sa tax. May problema. So, naisip ko na mayroong hanap buhay eh. Kasi itong mga nagbebentang to, hindi alam yung batas tungkol sa tax declaration. Hindi alam ang batas tungkol sa BIR. Mga teachers. Ang mga nagbo-broker dito, mga teachers na nagtuturo sa high school, nagtuturo sa elementary, nagulat nga ako. Mga broker kayo? Yes. Teacher? Yes. Nagtuturo ka sa high school? Yes. Kulang na kulang yung sweldo. Pero, pwede natin silang tulungan, pwede natin silang maging partner, pwede silang maging tax specialista sa pamamagitan natin, Angeline. Ang sinasabi ko ay ganito. Hindi mo kailangan lumabas ng bahay. Makipag-coordinate ka lang dito sa mga taong nandito. Makipag-partner tayo. Baka sakaling magkaroon tayo ng konting kita. Diba? Sila, kanila yung connection. Kanila sa atin yung technicality. Yun yung sinasabi ko. Sa atin yung technicality about how to prepare estate tax return. Ayan o. Oh, ang dami nila rito. So dito lang, isa-isahin mo lang yan. Naghahanap sila ng hanap buhay. Kung hindi nila mabebenta yung kanilang property. Dahil yung pinuntahan ko, may binebentang property, walang gustong bumili because namatay yung tao. Yung bibili, hindi rin alam kung paano itatransfer. Pero yung property ay available, binebenta. Ang ganda nga ng property.
So sabi ko, pwedeng bilhin to. But at the same time, offer ko ako ta-transfer. So kung iisa-isahin natin to, gagawin natin silang mga partners, Angeline. Walang gumagawa yan sa grupo natin. Baka pwede mong ikaw ang mag-leader. Yun ang sinasabi ko. Pero kung ayaw mo naman, hindi naman pinipilit sa'yo. Kinikwento ko lang ito, baka mamaya kayo namang nandiyan na nakikinig sa akin, naghahanap kayo ng hanap buhay. Open po tayo sa partnership, joint venture. Tapos, andiyan si, actually, babanggitin ko sa inyo yung natuklasan ko. May property na interesado si Manny Villar at ang SM. Binabarat. Napakalaki ng property. Ngayon, kung makakabuo tayo bibili at i-compete natin, gagawin natin for everybody. Ang unang-unang lalapit sa'yo, si Manny Villar at si SM. Pag nawala yung property na yon, napakalaki. At prime property. At ang mura ng prime property. May titulo. Ganyan kalaki yung na-discover ko kahapon. At na-discover ko rin, magtataas ng real ng zonal value ang BIR. Ganito, Lynn, makinig ka. Tsaka si, sino ba narito? Nako nga. Makinig kayo, si Aline, si Angeline, si Charles, si Emelson, si Guia, si Jesse, si Kenner, si Leilan, si Leonora, si Marisa, tsaka si Sonia. Yung na-discover kong property sa lugar na to, binibenta ng 3,000 per square. Ang laki na property. Ngayon, daldal yung broker. So sabi sa akin, sabi ng broker, sir, by June, 6,000 per square meter na zonal value niyan. Ngayon, kung matalino kayo, anong ibig sabihin nun? The property will per market value niyan is more than 6 million. Ah, 6 million. 6,000. More than 6,000. So kung bibilin mo yung property ng 3,000 today, may tubo ka na kagad ng another 3,000 because of the zonal value. Yung mga tao, benta ng property. Why? Ang ganda ng property, nakita ko. Subdivision ng katabat eh. So yung pera mo, patutulugin mo lang ng ilang buwan. Tapos hatiin mo lang oh. Benta mo on retail. Ang laki kasi. Sobrang laki. I-retail mo lang. Gusto nyo malaman kung saan yung property? Sabihin ko na sa inyo, Tagaytay. Tagaytay yung property. Yan. Ayusin nyo yung sinasabi ko sa inyo. Ang dami. Dami pagkakaperahan. Hindi alam ng tao paano magkapera. May batas, sinabi ko na nga sa inyo, may batas na eh, di ba? Kapipirma lang ni Gloria. Hindi na i-implement eh. Daming hindi may alam ng batas eh. So, another question. Angeline, kung gusto mo, i-PM mo lang ako. Nandito lang naman ako eh. Gusto ko, sir. Ayusin mo lang yun. Sinabi ko na sa'yo. Ano gagawin mo? Kailangan mo na contact. Yes, initial exploratory talk, exploratory PM. PM lang naman yan eh. Alam ko mahusay kang mag-explain eh, mahusay ang iyong ano eh, ang iyong pangangatwiran eh. Gamitin mo sa ganigosyo. So, may susunod ba tayong tanong, Gia? Yes po, sir. Next question po galing kay Rosen. Hi sir, ask ko lang po kung ano po ang process kapag excess yung nabayaran ko sa tax. Paano ko siya ma-refund at ma-follow up sa BIR? Unang-una, anong klaseng tax yung excess? Okay? Kung yan ay value-added tax, meron kang 2 years from the time na nagkaroon ka ng erroneous payment to refund or to tax credit.
Ganun din sa withholding tax at saka sa income tax. Pero ganito sa situation mo, sir, eh. Pag nag-refund ka, sir, subject ka sa letter of authority o i-audit ka ng BIR, gusto mo ba yun? O kung hindi mo gusto yun, i-carry forward mo na lang yung excess. Okay? I-carry forward mo. Kasi aabutin ka, sir, ng 2 taon at kung sasalbayihin ka ng BIR, kailangan mo pang pumunta ng Court of Tax Appeals para makuha mo yung refund mo. At kung manalo ka sa Court of Tax Appeals, kailangan mo uli ng 2 taon. Para makuha mo yung refund mo because kailangan niyang i-approve pa ng presidente through the General Appropriation Act. Kano katagal. So, i-carry forward mo na lang, sir. Sa madaling salita. Meron pa tayong question, ma'am? Meron pa po, sir. Galing okay. Kay Miss Christine. Tanong ko lang po, pwede bang adjusting entry on next month na lang ang gagawin para sa wrong amount encoded? For example, month of March accrual, month lang ng April siya nakitang mali yung amount na nalagay. Pwede ba siyang i-adjust sa April filing na lang? Hindi. I-adjust mo yung tax return kung saan ka nagkamali. Hindi ka naman nagkamali sa April. Nagkamali ka sa March. Hindi, eh. Adjust mo. Wala, since wala ka pa namang letter of authority, yung March ang i-adjust mo. Yun lang, ganun kalisimple lang yan, ha? Kung saan ka nagkamali, doon i-adjust mo. Period. Next. Next question po, galing kay Miss Jenny. Ang franchise fee po ba ay subject to final withholding tax or expanded withholding tax? Ano po ang rate? Hindi po passive income ni franchisor iyon. Yun po talaga ang business nila. Pag sinabi mo kasing franchise o royal, kasi ang franchise is synonym mo sa royalty. Passive yan. Kasi wala ka namang ginagawa. Pinagagamit mo lang yung pangalan mo. So, nagkakaroon ka ng income. Pinagagamit mo yung secret formula mo. Nagkakaroon ka ng income. Pinagagamit mo yung system mo. Nagkakaroon ka ng income. No. Sa franchise, pinagagamit mo nga yung pangalan mo. Kaya franchise eh. So, yan ay nasa royalty classification. So, ang royalty, 2 klase. Ha? Yung royalty sa libro at yung royalty na hindi libro. Pag libro, 10% yung rate. Pag hindi libro, 20% yung rate. Okay. So, final tax yan. Okay? So, yung franchisee magwi-withhold sa'yo using 1601FQ. Okay, so i-issue ka naman niya ng 2306, tama ata ako, para dun sa final withholding tax. So wala ka nang babayaran. Na tax, ipapile mo na lang yan. Any other question? Last question na po, galing kay Sir Melchor. Kung individual taxpayer po, pwede po ba mag-garnish ang joint bank accounts and conjugal real property? Yes, sir. Nangyayari yan. Magagarnish yung bank account na conjugal. So, suggestion ko, paghiwalayin yung bank account ng mag-asawa para hindi siya masama yung walang kasalanan. At the same time, nangyari ito sa isang congressman, yung asawa niya nasangkot sa tax evasion case because filing sila ng tax return. So, wag na wag kayong magpa-file, kayong mag-asawa ng tax return jointly. Dapat separately. So, kasi malalapag jointly kasi, alam nung asawa na gumagawa ng tax evasion yung asawa. Okay? So, kinakasuhan din ho yung babae kung may kasalanan yung lalaki, kinakasuhan din yung lalaki kung may kasalanan yung babae. So, yan po yung ating discussion. So yung ating lecture para sa NOD, ha? So uulitin, meron ho tayong part 2 ho noon. Pipilitin kong ilibre siya at the same time papakita ko lang ho sa inyo 'to. Meron ho akong ginagawa na mga paraan para maibsan ho yung mga problema ng mga taxpayer. Ito po katulad ho nito. Na-save ko na ho. Actually, mga 20 million na. Actually, more than 30 million na save ko rito.
Ang gagawin ko kasi later on, mga ka-taxpayer kong mahal, is gagawa ako ng mga template para hindi na ho kayo mag-iisip. Meron na ho akong template para dyan. I-release ko ho yan. Meron ho akong template para dito. Ah, number 2, i-release ko. Ibig sabihin, bawat isa ho nito, okay, mali ho yung pindit ko. Bawat isa ho nito, ito, ito, ito. So, ilan yan? 5, diba? 1, 2, 3, 4, 5. Meron hong 5 templates. Para hindi na ho kayo mag-iisip, ano ba ang panlaban dyan? Ayan. So, paulit-ulit lang naman ho yan. Ipaulit-ulit ko nang ginagawa yan sa past 35 years. Naisip ko, dahil mayroon ho tayong problema financially, eh, isaboy ko na. Para pagkapirahan nyo rin, pwede nyong bilhin, pagkapirahan nyo sa mas maraming tao o gusto ninyo, niisip ko to, kasama si Guia, si Sonia, si Emelio, paano ba natin to magiging affiliation projects? Ah, tulungan nyo nga ako doon, nag-iihirapan ako sa managerial accounting. So bukas meron tayong lecture sa Revenue Audit Memorandum Order 1-2020. Ayun. Ha? Ang ganda nito. Binabasa ko pa ulit-ulit habang binabasa ko ng ilang beses na. Lalong gumaganda yung pagkakaantindi ko eh. So with that, mga ka-taxpayer kong mahal, peace and happiness be with you for life.